Bago po ang lahat, bago po natin umpisahan ang ating sermon, ay nagpapasalamat ako doon sa patuloy na kalakasang binigay ng Panginoon sa akin matapos ang aking pagliban ng nakaraang linggo sa Lord's Day Service. Salamat po din sa inyo pong pananalangin. At tayo po muna ay sumandaling yumuko at pagkatiwala natin sa Panginoon ng ating pong sermon. Our gracious God, as we survey your holy word, teach us and open our hearts and minds to accept the gospel at yung tinuturo para sa amin ngayong umaga. And also for me, akin pong inihiling na ang inyo pong biyaya, pagkakaloob ng inyo pong patnubay at ng pananalita, maging kalugod-lugod nawa ang salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin. Panginoon, aking malaking bato at ang aking manunubos. Amen. Ang atin pong topic ngayon ay The Covenant with David, Part 1. Matapos nating mapakinggan at matalakay yung covenant of Moses sa ganun ding kaparaanan na ay mayroon ding dalawang bahagi ang sermon na ito. So next Lord's Day, we will be preaching at hearing yung part 2 ng covenant with David. At ngayong at ito ring sermon na ito ay ipinahayag ni Pastor Noli Malabuyo noong July 24, 2022. So, about a little over exact na dalawang taon na itong nakalilipas. With the title, His Son's Eternal Throne. Dear Congregation of Christ, ang mga tinatawag na imperyo o kaharian ay patuloy na umiiral kahit sa ating modernong kapanahunan. Ilan sa ating mga alam na imperyo o kaharian ay yung monarkiya ng Inglaterra, na kung saan ang kanilang reyna ay namuno, naghari o nagreyna sa mahigit na 70 taon. At noon ding ikalabing pitong siglo, ang bansang France ay umabot din ang kanilang hari sa mahigit na 70 taon. Sa kasaysayan din, isa din pong pinakaunang sibilisasyon ay ang Sumer, na sinasabing ito ay isang sibilisasyon na nakasituate ngayon, nakasituate doon sa present day Iraq, na siyang umiral o naghari yung dynasty ng Sumerians noong 5,000 taong BC. Isang Sumerian tablets ang nadiskubre noong 1906 na naglalaman ng mga listahan hindi umano ng 8 hari na nag-rule ng napakaraming mga taon sa bago pa raw sa panahon ni Noah. Ang tablet na ito ay sinasabi na ang pinakamaiksing hari na nag-reign dito ay umabot daw ng 18,000 taon. At ang pinakamahaba na naghari ay umabot ng 43,200 taon. Napakahaba. Dahil ang banal na kasulatan ay inerrant o hindi nagtataglay ng anumang pagkakamali, alam natin na ang pinakamatandang tao ay nabuhay ng may edad na 969 at ito po ay si Methuselah. Kaya ang tala na nakasulat doon sa Sumerian tablets na ito ay mali o hindi kaya ay hindi accurate. Kung ipukumpara din po ito sa 55 taong paghahari ni King Manasseh ng Juda,
at ang 41 taong paghahari ni King Jeroboam II ng Israel or maging si King David na namuno ng 40 taon. Napakalayo ng taon na ito na kiniklaim ng Sumerian tablets na ito. Subalit mga kapatid, kahit libu-libong taon na ang mga earthly rulers na ito ay maghari, hindi ito matutumbasan ng pamumuno ng nag-iisang hari mula sa lahi ni David. Ang haring ito ay hindi mamumuno ng 70 taon or 40,000 taon kung hindi ito ay maghahari pagpakailanman. Ang kanyang kaharian at paghahari ay hindi kailanman daw o hindi kailanman masusukat ng oras dahil ang walang hanggan ay walang katapusan. Sa ating text sa 2 Samuel chapter 7 na inyong nabasa at napakinggan kanina, katulad ng kasunduan din naman ng Diyos kay Adan na siyang ating unang topic sa ating sermon series about covenant, ilang buwan na ang nakalilipas, makikita muli natin ang ilang pinakamahalagang elemento ng tipana ng Diyos sa tao. We will be recalling, no? Kumbaga, babalik-aralan po natin yung limang elemento na ito. Ang una, ang elemento ay ang tipan ng dalawang panig. Remember that doon sa mga February sermons natin. So, ang panig ay ang Diyos at ang tao. At sa pagkakataong ito, ang Diyos at si David, si King David. Ikalawa ay si David bilang pangulo ng kasunduan na siyang kinatawan ng lahat ng kanyang lahi. Nagaya din naman ng covenant ng Diyos kay Adan. At ikatlo na ang Diyos ay nagtakda ng panuntunan. Na ang anak ni David ay magtatatag ng templo at ang Diyos ang magtutuwid kapag sila ay nagkasala. At ikaapat, ang paghahari ni David ang tanda ng pagpapatibay ng kasunduang ito. At ikalima, ang pinagtibay na kasunduang ito ay sasamahan ng isang pagdiriwang at piging or feast. According to Psalms 23:5, the Lord prepares a table before me in the presence of my enemy. In the context, ang konteksto nito ay matapos na magkaroon ng pagkapanalo ang kawan ni David sa digmaan, ang Diyos sa kanyang kabutihan ay nagpe-prepare ng pagdiriwang or piging sa pagkapanalo na ito ni King David. Sa covenant na ito, ibinigay ng Diyos ang 4 na pangako niya kay David na inyo ring nabasa at mababasa doon sa ating text. Na siya din ang magiging 4 na sermon points ngayong umaga. Una, na magkakaroon siya ng tagapagmana sa kanyang trono at ito ay si King Solomon. Ikalawa, na si King Solomon ay magtatayo. Siya yung magtatayo ng templo ng Diyos. At ikatlo, na ang Diyos ay magiging ama kay Solomon at si Solomon ay magiging anak sa kanya. At ikaapat, ang trono o ang luklukan ni David ay magiging isang pang walang hanggang luklukan. Kaya po sa umagang ito, gaya ng nabanggit ko kanina, we will be meditating on the sermon entitled The Covenant with David, His Son's Eternal Throne. Ang unang sermon points, I will raise up your offspring after you. In verse 12, God promises David, ang sabi po, when your days are fulfilled and you lie down with your fathers, I will raise up your offspring after you. You shall come from your body, and I will establish his kingdom. Gaya ng lahat ng hari
sa lahat ng sangkatauhan dito sa mundo, no? Si David ay hahandong din po doon sa kanyang pagkamatay. Subalit ipinangako ng Diyos sa kanya na ang kanyang anak ay magiging tagapagmana ng kaharian. Subalit sa mahabang panahon, bago siya maging hari, hindi matupad-tupad ang pangakong ito kahit na noong matapos siyang i-appoint ni Samuel bilang hari kapalit ni King Saul na lumabag sa kautosan ng Diyos. Humantong pa na nung malaman ni King Saul ang na malapit na siyang iluklok bilang hari, ay hinanap niya ito at nagtangkang siya ay patayin. At sa huli, ang paghusga ng Diyos ay nangibabaw laban kay King Saul. Nang kilitin niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagdagan sa sarili niyang espada matapos silang matalo sa mga Philistines. Maging ang anak niyang si Ish-boset ay naging pangmadali ang hari. At dito sumiklab ang ilang taong civil war sa pagitan niya at ni David. Matapos lamang ang labanan ng si Ish-boset ay pinatay mismo ng kapwa niya, Israelites. Ito'y, ang account po na ito ay matatagpuan doon sa 2 Samuel chapter 4. Ang dynasty ni King David ay binubuo ng 22 mga hari mula sa Northern Kingdom. Simula ng 1010 BC hanggang 586 BC sa pamumuno ni King Zedekiah hanggang ito ay masakop ng Babylon. 13 sa 22 hari dito ay masasamang hari. Siyam ang masasabing mabubuti sa kabuuan ng kanilang paghahari. Kasama na po dito si David and Solomon. So, David's throne lasted for 424 years, yung kanyang imperyo or yung kanyang dynasty mula sa kanya hanggang sa kanyang anak. Mahabang panahon ito to compare with all the other kings and queens ng Europe, at kung pagsasamahin din nating lahat ang mga naging rulers, dynasties and dictators ng modernong panahon, aabot lamang sila ng halos 200 taon. Dahil sa kasamaan ng mga haring ito sa dynasty ni King David, kahit yung House of David na tinawag ding Davidic line ay nagtapos sa pamamagitan ng pagsakop ng Babylonia. Gayunpaman, ating makikita na ang lineage ni David ay magpapatuloy even after the exile of the Jews to Babylon. At ito po ang ating pangalawang sermon points. He shall build a house for my name. Ikalawang pangako ng Diyos kay David. David always wanted to build a house of rest of the Ark of Covenant of the Lord and for the footstool of our God. Sa maraming passages ng Psalms, nagpahayag si David na talagang nais niyang magtayo ng templo na kung saan sila ay sasamba at magpupuri sa Diyos. Sa Psalms 5 verse 7, he sings, "But I will enter your house. I will bow down toward your holy temple in the fear of you." And when he is in the palace, he longs to enter God's house. So he bows down towards the temple, yung imaginary temple na ito. When he prays towards God's temple. According to Psalms 28 verse 2, "Hear the voice of my pleas for mercy," ang sabi niya, "when I lift up my hands towards your most holy
sanctuary. At alam naman natin na wala pa yung templo nung siya ay nagahari. Di po ba? Subalit, ang kanyang paghahari ay nabahira ng patuloy na digmaan laban sa mga karatig na bansa. Kaya po ang sabi ng Diyos sa kanya sa 1 Chronicles 28:2-3, "You may not build a house for my name. Why? For you are a man of war and have shed blood." Kaya hindi siya mapagbigyan ng ating Panginoon. Ang tahanan ng Diyos ay lugar ng kapayapaan. Ito ay lugar ng katarungan, kabanalan at katuwiran. Dahil ang Diyos mismo ay Diyos ng kapayapaan, katarungan, kabanalan at katuwiran. His temple is His footstool, ang sabi ng 2 Samuel 7, which means that there He would find rest from all His works. His house is a house of Sabbath rest where all His people gather together to praise and give thanks to Him and find rest for their souls. Kaya po, His desire to build a temple of God is the desire of all people. Believers man or unbelievers o yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ganito rin ang kanilang desire. Unbelievers know in their hearts that there is a Creator God to whom they are accountable. This is why in all societies, in civilization, kahit nung una hanggang ngayon, there are temples and altars of sacrifice of all kinds of idol gods. Ito ay nabanggit din sa Romans 1:18-28. And in Acts 17:22-23, Paul saw in Athens all kinds of idol gods, even to the unknown God. Kaya po meron silang inscription doon sa kanilang mga templo, to the unknown God, o para doon sa mga hindi kilalang Diyos. The Greeks wanted to cover all their bases, even the unknown ones. At maging sa iba't ibang relihiyon sa ating mga panahon na ito, napakaraming Diyos. Sa kada aspeto ng kanilang buhay, meron silang sinasamba at tinatawag na Diyos. Subalit, para sa ilang mga Christian denominations, kung pupuntahan naman po natin yung mga mismong Christian denominations, sila din ay nagnanais magtayo ng templo upang sumamba ang kanilang congregation. Mas malaking lugar, mas maganda, upang makahikayat sila ng maraming tao. Kaya ang mga malalaking iglesyang ito ay kayang mag-accommodate ng libo-libong miyembro. At ang motivation nila, nakalulungkot man pong sabihin, ay kapareho din ng motivations ng mga unbelievers and idol worshippers noon. Most of these mega churches, pastors have multi-million dollar homes, yachts, jets, and cars, vehicles, and so on. Hindi po nais ng Diyos na si David ay magtayo ng isang marangyang templo at iaatang ang dalahing ito sa balikat ng mga tao. Nais ng Diyos ang lugar na kung saan ang kapayapaan, katarungan, kabanalan, at katuwiran ay iiral at maghahari. At ito, mga kapatid, ay ganap na matutupad matapos ang era o ang dynasty ni King David. Noong ang Israel ay sumailalim sa Babylonian exile. And this would only be completely fulfilled after David's dynasty ended in the Babylonian exile. At ito po yung bahagi, ikatlong bahagi ng ating sermon. Ang sabi, "I will be to him a father, and he shall be to me a son."
ako ay magiging ama sa kanya. Yun ang pangako ng Panginoon kay Solomon. At siya ay magiging anak sa akin. Ang mga katagapong ito ay hindi lamang sa aspetong relational gaya ng mga nakasulat sa ating mga birth certificates na nagpapatunay ng ating pagkakakilanlan bilang mga anak. Ito po ay mayroong malaking kinalaman sa pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako at kasunduan kay David at sa kanyang lahi. Isang ama na gagawin ang lahat upang maitaguyod at maituwid ang kanyang anak. God's promise for a son to King David who would rule after him was fulfilled in Solomon, David's son by Bathsheba. And before his death, David gave wise instruction to the next anointed king, Solomon. At ang sabi po niya sa kanyang anak in 1 Kings 2:2-3, keep the church of the Lord your God, walking in His ways and keeping His statutes, His commandments, His rules, and His testimonies. As it is written in the law of Moses, that you may prosper in all that you do and wherever you turn. God's covenant with David is now passed on to Solomon. If he was obedient to God's law, he would prosper during most of his reign. Ay ginawa naman ni Solomon na sumunod sa Diyos. And he prospered. God even made him the wisest man ever live on earth, according to 1 Kings 3:12. With wisdom, God prospered his kingdom so that it became the richest kingdom in the ancient Near East, according to 1 Kings 7 or 10, 23-25. Subalit mga kapatid, alam naman natin na sa kasawiang palad, ang karunungan at ang karangyaang ito ay nagbunsod kay Solomon na kalimutan ang mga kautusan at kalooban ng Diyos. Kasama dito ang kautusan ng pag-aasawa sa labas ng covenant people of Israel. Nagkaroon siya ng maraming kaugnayan sa mga babaeng pagano. 700 wives and 300 concubines, mga kapatid. Siya ay nangibabaw hindi lamang sa kayamanan at karunungan, kung hindi maging sa immorality. Ang mga babae na kanyang nakasama ay pawang mga pagano na sumasamba sa Diyos-Diyosan. He even built temples and altars for these idol gods in many places doon sa kanyang kaharian. Kaya po in summary, sa 1 Kings 11 verse 6, ang sabi dito, so Solomon did what was evil in the sight of the Lord, and did not wholly follow the Lord as David his father had done. Dahil sa kasamang ito, pinahintulot ng Diyos na magkaroon siya ng kalaban na patuloy na makikidigma sa kaniyang kaharian. Makikita din natin ang account na ito doon sa 1 Kings chapter 11. Isa dito si Jeroboam, na siyang dating tagapaglingkod sa palasyo, na pinangunahan ng isang rebelyon laban sa anak ni Solomon na si Rehoboam. Natapos ang digmaan, ang naging resulta nito ay ang paghahati ng kaharian ni Solomon. The northern kingdom na tinawag na Israel at ang southern kingdom na tinawag na Judah. Kasama sa bansang Israel ang 10 sa 12 tribes. At ang Judah ay ang 2 tribes. Ito yung Judah at yung tribes of Benjamin.
May dalawang pangunahing hinaing laban kay Solomon at sa kanyang anak. Ito ay ang mataas na pagpataw ng mga buwis at ang sapilitang paggawa na katumbas ng pag-aalipin. So in that same manner, ganoon din yung paghahati-hati at pagwawakas ng mga bansa maging sa ating modernong lipunan. Sa kaganapang ito, natupad ang babala ng Diyos kay David patungkol kay Solomon. Sa verse 11, or sa verse 14 rather, mababasa po natin, "I will be to him a father, and he shall be to me a son. When he commits iniquity, I will discipline him with a rod of pen, and with the stripes of the sons of men." Solomon sinned against God. So as the father, God disciplined him severely. But God also promised that he would not take his kingdom away from him while he was a king. Yun po ang pangako ng Diyos. It was his son's, Rehoboam's part of the kingdom. Yung 10 tribes, yung northern kingdom that took God, that took away by God, no, ng ating Panginoon. Yun po ang tinanggal. Only 2 tribes were left. Again, this is another warning to all powerful leaders who do evil against God's moral law. Dito po, malinaw nating makikita ang pag-angat at ang pagbagsak ng mga earthly kingdoms. At kahit na ang dynastiya ni Haring David na siyang pinili ng Diyos na maghari sa Israel ng mahigit na 400 taon, bagamat nagtaglay din ng maraming kabutihan, ay napakarami ding mga bagay sa kanilang pamumuno ang hindi kinalugdan ng Diyos dahil sa kasalanan. Subalit, mga kapatid, ang pangako ng Diyos na kanyang itatatag ang kanyang luklukan magpakailanman ay mananatiling buhay. At panghuli, mga kapatid, your throne shall be established forever. Ang iyong kaharian at ang iyong luklukan ay matatatag magpakailanman. Ika-apat na pangako ng ating Panginoon kay David. Ang dynasty ni David ay nagtagal ng 424 na taon na masasabing isa o hindi man ay siyang pinakamahabang dynasty sa kasaysayan ng daigdig. Ito ay dahil sa biyaya ng Diyos kay David, at alam natin na siya ay tinatawag din na the man after God's own heart. Subalit kagaya ng lahat ng kaharian sa mundo, ang kaharian ni David ay titigil at matatapos. In the genealogy of Matthew chapter 1, our Lord Jesus Christ is called the Son of David. Doon sa verse 1, makikita po natin yon. And in verse 11, Jeconiah is listed as a king at the time of the deportation to Babylon. So the kingly line of David continued through Jeconiah and King Zedekiah all the way to our Lord Jesus Christ. This is why Jesus is called the Son of David in the New Testament. And also, Paul includes Jesus, who says that Jesus descended from David according to the flesh. Yun po ay nabanggit sa Romans 1:3. In his first sermon on Pentecost Sunday, Peter declared that David foretold in Psalms 16, verse 8 to 11, that God promised him that one of his descendants would inherit his throne. And God would not let the Holy One see corruption.
Tumutukoy ito sa ating Panginoong Jesus at ang kanyang resurrection. Siya ngayon nakaupo sa kanyang pangwalang hanggang luklukan sa langit, sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. At siya ay patuloy na mamamagitan or namamagitan para sa kanyang mga hinirang. Kaya sa makatuwid, bagamat ang dynasty ni David sa lupa ay tinapos ng pagsakop ng Babylonia, ito ay ipinagpatuloy ni Jesus bilang hari magpakailanman. Beloved brothers and sisters in Christ, all of God's covenant promises to King David in 2 Samuel 7 were fulfilled in the Old Testament through King Solomon, who was David's own son. He built an earthly temple for God. When he sinned, God disciplined him as an earthly father would do. But it was Solomon's son who lost David's kingdom to a palace servant. Even so, God promised that David's throne would last for eternity. But these promises would only be completely fulfilled by our Lord Jesus Christ alone. Siya ang dakilang anak ni David. Sinimulan niyang itatag ang tahanan ng Diyos, ang kanyang iglesia, nung siya ay namumuhay pa sa mundo. At patuloy niyang itinataguyod ito ngayon sa pamamagitan ng pagpapahayag ng totoong ebanghelyo. Ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak o maaagaw ninuman dahil siya ang perpekto, kabanal-banalan at matuwid nating Diyos. Ang huling pangakong ito kay David na ang walang hanggang trono o kaharian ay magkakaroon ng katuparan matapos ang halos 1,000 taon nang si Jesus, ang ating Panginoon, ay ipinanganak sa Bethlehem, ang bayan ni David or the city of David, na ating lubos na nalaman na ang Diyos ay ginawa siyang Panginoon at tagapagligtas natin. Kaya nga tayo, mga kapatid, sa ating kalalagayan bilang mananampalataya ni Kristo, wala tayong ibang sasaligan sa ating pananampalataya at paniniwalaan, pagsisisihan ng ating mga kasalanan at sampalatayanan siya bilang siya yung napako doon sa krus upang tayo ay maligtas. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Dakilang Panginoon, aming Diyos, sa kapahayagan ng iyong mga salita, kami po ay patuloy na humihiling na ikaw ang patuloy na magbukas ng aming puso at kaisipan upang ito ay tanggapin. Upang ang iyong pagpapala, pagpapatawad at patuloy na paghahari sa iyong iglesia at sa aming mga puso ay manatili at umiral hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus, ito po ang aming dalangin. Amen.